Talia's POV. Ngunit hindi naman aksidente siguro na umamin ka sa akin na may nararamdaman ka sa akin, Miss Talia. Natigilan ako. Umangat ang paningin niya sa akin. Nagkasalubungan ang titig namin hanggang sa bigla akong tumingin sa ibang direksyon. Hindi rin ba yun totoo? Hinahabol ba ako ni Kuya Ano dahil sa pag-aamin ko sa kanya? Ngunit dapat tigilan na niya ako dahil sinabi ko naman sa kanya na ikakasal na ako, hindi ba? Saka hindi talaga biro ang taong pakakasalan ko. Bakit ba ang kulit ni Kuya Ano? Anong gagawin ko? Itanggi na hindi yung totoong sinabi ko sa kanya? Naku, napaagalan talagang pagtatagpo namin at hindi naging ganito kakomplikado ang lahat. Chuck, Heist, huwag nang ganyan ang isipin, Talia. Huwag na huwag mong gagawin komplikado ang lahat. May kailangan kang bitawan, may kailangan ka panindigan, ang pamilya mo. Estranghero naman talagang lalaking nasa harapan mo. Ang kailangan mong isipin, ang lalaking pakakasalan mo. Yun ang solusyon sa problema ng pamilya mo. Kaya kailangan kong itanggi na may confidence ang bahagyang nararamdaman ko kahit paano sa estrangherong ito. Siyempre naman Kuya Ano, hindi yun totoo. Kaya huwag kang hahabol sa akin. Kahit nga biglang may kumirot sa akin para itanggi ko nga yung pag-amin kong yun. Sa sitwasyong ito, Kuya Ano, kailangan na nating tapusin ang pag-uusap na ito. Kailangan ko nang bumalik, ikaw din, malalagay talaga sa alanganin ang buhay mo. Hindi lang yung sa impluensya pala ng pamilya na mapapangasawa ko. Tsak pagiging sanhi pa ito ni kakabagsak ng kumpanya nyo. At naayos ko na nga ulit ang pagsuot ng sapatos ko sa akin. Sana naman makinig si Kuya Ano. Hindi talaga ako nagbibiro. Ngunit paano ko itatanggi ang nararamdaman ko para sa kanya? Napakabuti mong tao para idamay kita sa gulo. Since kilala mo na din naman ako, Kuya Ano, at wala ka talagang balak ibigay ang calling card, hanapin mo na lamang ako na may papaut pa nga sa aking labi. Ngunit nang tumayo si Kuya Ano sa harapan ko na kaninang bahagyang natigilan at hinahayaan lang ako magsalita, hinuli niya ang paningin ko. Nagkatitigan kaming dalawa hanggang sa ngumisi siya sa akin. Ang estrangherong ito, para siyang anghel na ibinaba sa lupa. Lahat ng kanya at sa paglikha sa kanya, parang walang nangyaring mali. Ang sabi, gwapo at makisig na lalaki si Vladimir. Ngunit ito namang si Kuya Ano? Anong matatawag sa kanya? Pumapangalwa ba siya kay Vladimir o higit pa dito? Pero madali, hindi sa physical appearance at katayuan sa lipunan ang sukatan ng pagmamahal sa isang tao. Yung nararamdaman natin para dito. Merong pagsasakripisyo dahil nga sa tinatawag na pagmamahal. Ang pagtanggi ko sa pag-amin ko ng nararamdaman ko kay Kuya Ano ay yun ang paraan ko para magsakripisyo para sa kanya. Ayokong may mangyaring masama sa kanya. Well then, may tsansa bang mahalin mong isang Vladimir Duralte? Sasagutin ko ba siya ng totoo? Totoo ang kailangan kong sagot dyan, Miss Talia. Talia na lang itawag mo sa akin. Huwag kang dumagdag sa mga taong tinatawag akong Miss o Madam. Nanindig ang mga balahibo ko. Kung nais mong malaman ang sagot dyan sa tanong mo, mauubos ang oras ko para magpaliwanag. Baka ngayon na lang ang tsansa mong makausap ako. Okay, kung kailangan na i-summarize at direct to the point. May tsansa naman yung tao. Depende kung ano ipapakita niya sa akin pagkatao. Ngunit parang imposible. Huwag mo na lamang kung pansinin. Ikaw, kilala mo ba si Vladimir Duralte? Ang ngisi niya umabot hanggang tenga nito. Mga mata niyang pinaglalaruan ako ng husto ngunit hindi siya natutuwa sa naririnig sa akin. Pero kailangan ko na talagang umalis. Aalis na ako. Please, kapag bumalik ka doon, hayaan mo munang hindi tayo magkakilala. Please? Hinihintay kong sagot niya, ngunit wala. Aalis na ako. Talikod ko sa kanya at lakad takbo ang ginawa ko. Ngunit natigilan ako ng sinabi niya. Kilalang kilala ko si Vladimir Duralte at sa tingin ko, hindi mo kailangan matakot sa kanya. Kaya lumingon ako sa kanya. Itinas niya yung calling card sa kapangising pinalipad yung sa direksyon ko. Bumagsak ito sa damuhan na malapit sa akin. Naglakad na din siya para daanan lamang ako nito. Walang sinabi sa akin at nakapamulsang naglakad pabalik sa venue. Hanggang sa maglaho na siya sa paningin ko. Sana naman nakinig sa akin si Kuya Ano. Para din naman ito sa ikakabuti niya. Napatitig ako sa calling card na kulay itim. Pinulot ko ito. Texture pa lang ng papel. Masasabi nang hindi yun pangkaraniwan. Nakataob. Curious din ako at matagal nang curious sa pangalan ni Kuya Ano. Kung sino ba siya sa mundong iniikutan ko? Ano bang trabaho niya at saan ang galing ang pamilya niya? Yung mga letra na encode na kulay gold at halos malaki ang mga mata ko nang mapapamura ata ako nito kay papagad ng disoras? Natutup kong aking noo. Hindi ako makapaniwala sa aking binabasa.
Heto din ang pangalan na nakita ko sa wedding invitation. Ang ibig sabihin, ang kausap ko kanina ay siya ba talaga si Mr. Vladimir Duralte? Ang young master na pamilyang Duralte? Bakit hindi na lamang ako lamunin ng lupa ngayon? Patay ako nito. Diyos ko po, anong ginawa ko para mangyari ito sa akin? Talia, kilala kong boses niya kaya nang humarap ako dito. Si Kuya Simon. Kahit siya, hindi niya inasahan ang ganitong pagmumukha ko kung iharap sa kanya. Tipong naubos biglang dugo ko. Namumutla ka. Hindi naman totoo ang multo para mamutla ka ng ganyan. Anong nangyari? Hinila mo kanina dito si Vladimir. Ano na pag-usapan yung dalawa? Ngayon din sa narinig ko kay Kuya Simon, parang gusto kong bumuka ang lupa at lamunin ako ng tuluyan. Talaga bang si Vladimir Duralte ang hinila ko dito? At ang umag na yun, hindi man lang sinabi na siya si Vladimir? Ang dami ko sa kanyang sinabi na hindi dapat niyang malaman. Talia, Kuya, at halos may iyak ako nito. May sinabi bang hindi maganda sa yung hayop na yun? Agad akong umiling. So anong nangyari? Natagalan kayong mag-usap? Anong pinag-usapan yung dalawa? Kuya Simon, yung lalaking nakasama ko sa probinsya. Shit, Talia, huwag mong sabihin na sinabi mong tungkol. Siya yun, Kuya Simon. Si Kuya ano ay si Vladimir Duralte. Ang young master ng pamilyang Duralte. Siya yun, oh. Pakita ko ng calling card kay Kuya Simon. Kinuha naman ni Kuya Simon ngunit parang nadidismaya siya. Sa kanya nga ito. Ngunit hindi ko maintindihan ang sinasabi mo, Talia. Mahabang kwento, Kuya Simon. Pero hindi mo kilala si Vladimir Duralte? Agad akong umiling. May larawan naman kami binigay sa'yo. Hindi mo tiningnan ang profile niya? Ulit umiling ako. Talagang hindi mo siya kilala? Saka tumango ako. Pwede na mo sabihin, Kuya, na hindi ko kaagad siya nakilala. Kaya minsan na nga ako na-curious sa crush ni Ate Rebecca. Pero hindi ko siya namumukhaang masyado. Malabo na bang paningin mo, Talia? Kailan pa kayo nagkakilala ng kuya mong ano na yan na nagkataon ngang si Vladimir Duralte? Saka huwag mo sabihin na si Vladimir Duralte ang... Oo, Kuya Simon. Siya yung lalaking aksidente lang naman na... Alam mo na yun, Kuya Simon. Mukha ni Kuya Simon bigla ding binuhusan ng malamig na yelo. Parang madidismaya din siya. Ipinikit niyang kanyang mga mata at napahilot sa leeg. Lintik na lalaking yun. Matagal ka na pala niyang pinag-iinteresan. Aalis na sana si Kuya Simon ang pigilan ko ito. Kuya Simon, anong gagawin mo? Ipapatikim sa kanyang hinahanap niya. Huwag, Kuya. Hindi ba mas makakabuti na si Vladimir yung lalaking yun? Kasi, bullshit! Natutuwa kang pinaglalaroan ka ng ganyan? Kamunti ka niyang mapatay sa resort at nagpadala siya ng mga tauhan niya sa probinsya para ipagangbang ka. Ngayon? Kuya, chill lang. Sa tingin ko kasi hindi rin alam ni Vladimir na ako yung babaeng pinagkasundo niya. In short, hindi niya alam na ako si Talia. Since nga ilang beses nang pinagtagpo ang landas naming dalawa, simula nang umuwi ako dito sa bansa. Sinasabi mo ba sa akin na ilang ulit na kayo nagkita nang hindi niyo malang nakikilala ang isa't isa? Tumpak! Ganun na nga, Kuya Simon. Huminga ng malalim si Kuya Simon. Saan pa kayo nagkatagpo? Unang beses ko siyang na-encounter sa isang bundok. Aksidente lang ako naisama doon. Nung tumakas ako, kung natatandaan pa na ng sekretary ni Papang sumundo sa akin. Anong ginagawa niya sa bundok na yun at saan yun? Sa tingin ko, dinadalaw niya yung nag-iisang puntod sa tuktok ng bundok na yun. Si Madam Duralte, ha? Hindi ako makapaniwala na talagang ilang beses na kayong pinagtagpo. Ngayon niya lang nalaman na identity ng bawat isa sa inyo? Parang ganun na nga. Nga pala, Kuya Simon, siya din yung lalaking tumulong sa akin para itakas yung dalawang bata. Hindi ba niya alam ang ginagawa ng kanyang ama? Alam na alam niya, Talia. Siguro na makita ka niya kaagad na nahulog ang gago sa'yo. Kaya hindi ka niya pinigilan. Kuya Simon, parang meron akong tsansa na mapabago yung tao. Nakaagad ikinatitig ni Kuya Simon sa aking mga mata. Huwag mo sabihin na meron ka din pakaramdam sa kanya. Itong sinasabi ni Kuya Simon, bakit? Imposible bang mahalin ang isang kagaya ni Vladimir Duralte? Nakita ko noon sa mga mata niya kung paano niya ako tinulungan para iligtas sa mga bata. Meron talaga malaking tsansa na magagawa kong nais ng pamilya ko sa akin. Ang mapabago si Vladimir Duralte. Ewan na lang talaga, Talia. Ngunit kung sa tingin mo magagawa mo nga yan, eh di mabuti. Ngunit kung wala ka naman talagang nararamdaman sa kanya, huwag mong pipilitin ang mga kagaya ni Vladimir Duralte. Hindi yun minamahal. Mga demonyo sila. Saka tinalikuran ako ni Kuya Simon. Medyo harsh sa pandinig kong sinabi ni Kuya Simon.
Hindi pa naman huli na pagbigyan ng pagkakataon na patunayan ng isang tao na itama ang ilang pagkakamali, lalo na sa loob ng kanilang pamilya. Ang tanong ko sa aking sarili, may lakas ba akong bumalik at humarap kay Vladimir Duralte? Diyos miyo naman, Talia, kailan pa nawalan confidence mo bigla? Si Kuya Simon naman, iniwan na ako. Vladimir's POV. Nang makabalik ako sa venue, agad ako naupo sa upuan na para sa akin. Saka ko sinin niya sa mga tauhan ko na hindi ko gusto may lumapit sa akin ngayon. Kaya naman inarang nilang ilang tao na magtatangka sana. Lalo na nga si Doktora Carlota Montejo. Natatawa ako sa sarili ko. Ang babaeng pakakasalan ko bukas ay ang babaeng yun. Sa tabi ng upuan ko, isang upuan na para sa bride. At siya yun ulit. Ano kayang mararamdaman niya kapag nalaman na niya ako ang kinatatakutan ng pamilya niyang si Vladimir Duralte? Inabot kong wedding invitation. Malinaw na siyang pakakasalan ko dahil sa larawan nito. Kagaya ko rin ba na hindi alam ang tungkol sa impormasyon na ipinagkasundo sa kanya? Sigurado, nakikipaglaruan tadhana, hindi lang sa akin kundi sa kanya rin. At sa tingin ko lahat ng plano ko, mababaliwala dahil lang sa natuklasan ko ngayon. Hinila ka kanina na mapapangasawa mo. Kamusta ang pag-uusap niyong dalawa? Nagulat ako doon. Nagulat ako doon, Vladimir. Ang aking ama na hindi napigilan ng mga tauhan ko para nga makalapit sa akin. Muli ko nilapag sa lalagyan ng wedding invitation. Saka umangat ang paningin ko sa aking ama. Ngumiti ako dito. She is a sweet lady. I think she is perfect to me. Sa sinabi ko, rumihistro sa mukha kaagad ng aking amang sigla at katuwaan nito. Kaya hindi na nito napigilan na humalakak. Halakak na ikinapikit ko na lamang na aking mga mata dahil parang iniinsulto pa ako nito. Naramdaman kong malakas niyang tapik sa balikat ko. Ibig na bang sabihin yan? Apo na ang maibibigay mo kaagad sa akin yan, Vladimir? Why not? Natutuwa akong marinig yan. Dapat lang na malaman ng mundo na pumapayag ka na sa kasalang ito. Ang anak ko si Vladimir, sa wakas walang alinlangan ng bunsong anak ni Dr. Walter Montejo, ay tinatanggap niya maging may bahay. At tumawa na naman ito, yung ilan na papalakpak, wala na akong nagawa kung hindi tumayo sa kinuupuan ko, at tinanggap nga ang pagbati nila sa akin. Talia's POV. Kung hindi pa ako pinasundo ni Mama sa ilang utusan, dederecho na sana ako pabalik sa silid ko. Magkukulong na sana ako. Wala akong maiyaharap na mukha sa young master ng pamilyang Duralte. Naabutan nila ako sa sala at nagmamakaawa sa akin na sumama sa kanila kung hindi silang malilintikan kay Mama. Hindi naman masungit si Mom. Sa akin nga hindi, sa mga utusan na nasa harapan ko, ewan lang, sa palagi niya akong wala dito sa bahay. Magre-retouch lang ako, palusot ko. Narito kami, Madam Talia. Madam, at paglingon ko ang grupo ng mga babaeng nag-aayos sa akin kanina. Ano pa bang magiging palusot ko sa kanila? Kaya wala na akong nagawa na pagkatapos ng retouch, bumalik na nga ako sa venue. Narinig ko pang na-mention ulit ng MC yung pangalan ko. Kaya bonggang-bonggang entrada ko nito. Ang pakaramdam na ito, dapat bukas pa hindi ba? Since nga bukas ako ikakasal. Yang si Kuya ano, makakatikim talaga siya sa akin. Kaya palang yabang-yabang. Sanay ako na maraming tao ang nakapaligid sa akin. Sanay din ako na hindi ko sila kilala at meron nga akong tinatawag na killer confidence na hindi matitinag kaagad. Ngunit ngayon, ibang usapan ito. Hindi ako mapakali na muli makita ang pagmumukha ni Vladimir Duralte. Kinakabahan ako ng sobra. Kung gugustuhin ko lang na wag nang bumalik dito, ginawa ko na. Nakita ko na sa may mababang entablado ang lalaking nakatayo at pumapalakpak sa akin. Talagang pakong-pakong titig niya sa akin? Gusto ko talagang umiwas at makapaghanap ako ng paraan. Lapitan ko kaya mga magulang ko? Asa ka, Vladimir, na tatabihan kita dyan? Mag-isa ka dyan? Ngunit nang lumapit ako sa mga magulang ko, hindi nagugustuhan ni Ma'am kaagad ang ginawa kong paglihis ng daan. Lumapit naman sa akin si Dad at niyakap akong muli nito. Sa kanila ni Ma'am at Dad, si Dad talaga yung pinakamalungkot. Pero kailangan niya ring burahin sa harapan ng napakaraming bisita na naririto lalo na sa harapan ng Old Master Duralte. Talia, nandun ang upuan mo. Malutong na sinabi ni Mami. Bahagya lang akong umiti dito, saka nakakuha ako na ikakadahilan kay Mami nang makita kong salad bowl na alam naman ng lahat na nasa bahay. Hindi ko susukuan ng salad na yan. Yung salad, kukuha ako. Talia, alam kasi ni Mama na obvious nagpapalusot lamang ako. Kumilos na lamang yung palaging kasamang utosan ni Mama para ikuha ako ng salad. Ngunit palihim na hinila ni Mama ito. Nagpapatawa ka ba, Talia? Hindi ka maaring kumain na ngayon. Hindi, ayusin mo sarili mo. Na parang hinahayblad na naman ang aking mahal na ina. Bridal shower ko ito, hindi ba? Ngunit parang kaligayahan ni Mama talaga na ikasal ako kay Vladimir. Sana talaga.
Mabitawan na sila ng kandidato para nga kahit paano, maging masaya na si Dad at mamuhay na sila ng tahimik. Malayo sa paggawa ng kasalanan, tahimik na lamang ako napatalikod sa mga magulang ko. Nang biglang, "This is her bridal shower. Bakit hindi niyo hayaan na kumain muna siya?" At pag-angat ko ng aking paningin si Vladimir, biglang nakaharang ito sa daanan ko na hindi namin namalayan na pupunta pala ito sa amin. "Iho, baka lumalakas yung sipon niya." "Sa tingin ko, maayos naman si Talia, saka mga doktor naman kayo, hindi ba? Anytime in case na lumalang sipon niya, you can give her something treatment para hindi mauwi sa malalang sakit." Sa sinabi ni Vladimir, wala nang nagawa si mama ko hindi pagbigyan ako. Ako nga ba o ang umag na ito? Ngumiti na lamang ako ng pilit dito. Andito ako sa harapan ng napakaraming bisita. Katabi si Vladimir, nawala yung appetite ko para kumain ng paborito ko sana. At dahil awkward, hindi talaga kami nag-uusap ni Vladimir. Sanay ang isang kagaya kong beauty queen na i-plaster sa labi kong ngiti. Pero itong katabi ko, para siyang prinsipe na nakaupong di kwatro. Ngunit bigla na lamang ako napabanghing ulit. Ang sama talaga ng sipong ito. Kumuha ako ng tissue na biglang inunahan ako ni Vladimir at inabot sa akin. "Thanks." Hindi ko siya tinitignan kung hindi kinuha kong tissue. Bunga ba yan na nangyari kagabi? "Ewan, wala akong matandaan sa ginawa mo sa akin kagabi." Pabalibadbad kong sagot sa kanya. "Don't worry. After na kasal natin bukas, may tinatawag namang honeymoon, hindi ba? Lahat ng detalye, sisiguraduhin ko na hindi mo makakalimutan." Bigla na lamang ako namula sa aking narinig. Yung tinatanong ko, hindi tungkol sa pagtutunggali natin kagabi, Miss Talia. Klaro na sinabi mo sa akin na aksidente ang nangyaring yun. "No, tinake advantage mo ko." "Pagtutunggali? Mas better na yun kesa sa word na sipping." "I didn't. Yung sipon mo nakuha mo ba dahil sa mga lalaking kamuntikan ng..." Bigla siya natigilan. Kaya hindi ko inasahan na mapalingon ako sa kanya at lumingon din dito sa akin. Mga mata niya parang may kinukumpirma sa akin. "Shit, mahina niya mura. Ano ang ina-expect mo sa isang kagaya niya? Santo?" Ngunit natigilan din ako sa pinag-iisip ko nang maalala ko ang dahilan kung bakit kamuntik na ako madisgrasya dahil ikaw ang nagplano para may mangyari sa akin masama sa probinsya? Mga tauhan mong mga umag na yun? Mahina ngunit merong diin. Sapat lang para marinig niya. Kaagad nitong inilay ang paningin sa akin. "Siya nga! Hoy! I have my name. Naka-inscribe diba sa calling card na binigay ko sa'yo? Don't call me Hoy. Kamuntik na yun! Sino naman ang sumagip sa'yo? Inaamin mo na ikaw ang..." "Shut up! Wala akong idea na ikaw palang baliw ang ipapakasal sa akin ng uklubin." "Baliw? Ako baliw? Teka lang kuya, ano? You better call me sa tunay kong pangalan." "No, mas komportable akong tawagin ka sa paraang ganyan. Sa totoo lang, hindi ako makapaniwala na ikaw si Vladimir Duralte. Dahil marami kang sinabi kanina na hindi ko dapat marinig. Tell me, gaanong alam mo tungkol sa pamilyang Duralte?" Napabuntungin nga ako. Ang laki ng bukay na binigay nito sa akin, kaya hindi ko malang ito mahawakan ng maayos. At kailangang ihiga na lamang ito sa mesa. Ang pamilyang Duralte ang dahilan kung bakit gumagawa ng masamang pamilya ko. Alam kong kapag sinabi ko ito sa kanya, parang nagdeklara na rin ako ng digmaan sa pagitan ng pamilya niya. Napangisi siya sa akin. "Sinabi mo kanina, Talia, na ikaw ang paraan ng pamilya niyo para makalaya sa sarili nilang kalokohan. Yun bang ibig mo sabihin, Talia?" "Kalokohan nila? Ang pamilya niyo may hawak ng sindikato na humahawak sa pamilya ko. Hindi silang gumagawa ng kalokohan na ito kung hindi sumusunod sila sa utos ng..." "Bakit hindi mo banggitin?" Natigilan ako dahil ang Old Master Duralte papalapit sa aming dalawa. May ngiti sa labi nito nang tumayo na ako para salubungin nga ito. Gayahin ang ginagawa ng pamilya kong patay mali siya sa mga maling pinapagawa ng matandang ito. "Welcome, Iha, sa pamilya namin." "Maraming salamat ho. Ang tagal na hinanapan ko na mapapangasawa itong si Vladimir. Sa wakas, huminto ng katigasan ng ulo niya sa'yo." Mapapangiti ka na lang talaga ng pilit sa sinabi nito. "Pagkatapos ng kasal niyo, Iha, malayang malaya kang dad." Sabat ni Vladimir na parang alam na nitong sasabihin ng kanyang ama. "Don't worry, sinabi ko na rin naman sa kanyang nais mong mangyari. Ang buntisin siya kaagad," dugtong ni Vladimir. Biglang umalakak ang Old Master Duralte. "Pakaramdam ko tuloy pinagkakaisa na ko na mag-amang ito. Kakayanin ko kayang dalawang ito? Mabuti at alam mong gagawin mo. Huwag kang mag-alala, Iha. Sa lahi namin, wala sino mang babaeng hindi nagiging masaya sa piling namin. Sa totoo lang, gusto ko lang matapos ang bridal shower na ito. Sobra akong naninibago na ilang bang pakaramdam na ito. Nagiging katuwaan lang na mag-amang ito ang pamilya ko. Yun ang bagay na kailangan kong ikalungkot.
Dapat matigil na talaga ito. Isa-isang nagbigay ng mensahe mga mahalagang tao sa okasyong ito. Ang Old Master Duralte, ang mga magulang ko. Muntikan pang maiyak si Dad dahil sa kataga na ipinamigay na niya ako. Hindi dapat ganun. Magiging parte lang naman ako ng pamilyang Duralte. Ngunit hindi naman masasabing ipapamigay niya ako. Hindi ganun, Dad. Si Ma'am naman. Halatang masaya talaga siya sa nangyayari at contradict masyado sa sinasabi ni Dad. Napabuntong hininga na lamang ako. Hanggang sa biglang tinawag ng MC kaming dalawa para pangunahan ang sayawan na gagawin. After this, tapos na. Bakit kailangan pang sumayaw? Pwede na din namang magpahinga na ako. May masakit ba sayo? Tanong ni Vladimir sa akin. Kahit siya hindi pa rin tumatayo. Meron, marami. Dahil ba sa nangyari aksidente kagabi? Hindi tanong ko hindi pangasar niya sa akin. Hindi na ako tumugon. Medyo naiinis na ako. Tumayo na lamang ako at nauna na akong pumunta sa may space na pagsasayawan namin. Pero sa hindi ko nakitang cable ng kuryente, bigla na lamang ako natisod nito at bumulusong ako sa sahig. Natumba yung artificial na posting na nilalagay ng flower base. At narinig kong malakas na pagkabagsak nito. Kagad namang may tumulong sa akin na tumayo. Ngunit hindi ko inasahan. Sino nag-organize ng bridal shower na to? Bulyaw niya sa mga nakapaligid sa amin habang hawak niya ang kamay ko. Shh! Ayos lang ako. Huwag ka namang OA. Saka may hinang hinampas sa balikat nito at may kasamang ngiti para sa mga bisita na katitig sa amin. Tayo na nga dito yung nasa spotlight. Ganito pa talaga ang eksena ng trip mo? Shh! Mahina ko na lang nasabi sa kanya. Kaagad namang kumilos siya mga utusan para ayusin ang lahat. Saka tuloy ang agos ng programa at hindi yun natisod ako, hindi yun excuse para hindi kami magpatuloy na sumayaw. Ang tanong, marunong bang lalaking ito? Ako kasi pagdating sa arts, marami akong alam dyan. Ngumiti ako sa kanya. Wala sa mukha niyang sumasayaw siya. Mapapahiya kaya siya? Ngunit nang tumitig siya sa akin, kinuha niyang kamay kong isa at kaagad naman tumunog ang classical na music gamit ang piano at ilang saliw ng mga iba't ibang klase ng mga violin. Kahit sa pagtugtog ng mga instrumento, wala din ako diyang inaatrasan. Eh, itong lalaking ito, meron ba siyang kakayanan din pagdating sa sining? Pero agad ako nagulat ng kinabing niyang bewang ko. Tipong alam na niya kung paano hawakan at gawin ang parte niya sa sayaw na ito. Sa aming pamilya, ako lang itong mahilig sa mga recreational activity. Katulad ng pagsasayaw, sadyang ako lang atang kakaiba sa kanila. Nang paikutin niya ako, nagsipalakpakan ng mga tao sa paligid namin, lalo nang mapasandal ang mukha ko sa kanyang dibdib. Mataas akong babae, ngunit ang lalaking ito napakatangkad din. Hanggang balikat lang niya ako, sapat na para maging isang basketball player. Nakikita naman na malalaking tao ang lahi nito at ang pinagmulan niyang puno na ang Old Master Duralte ay hindi may tatanggi na dito niya ito minana. Yung waltz naming dalawa, seryosong seryoso siya. Ako itong inasar siya, nangiti dahil hindi naman ako papatinag. Siya, niminsan ata ayaw niyang ngumiti sa harapan ng mga tao. Yan tuloy, nagmumukhang kaaway niya ako. Hanggang sa hindi na naman nagpahalatang hiningal ako. Hanggang tenga ang ngiti ko at napabaw pa sa harapan ng mga bisita nagsisipalakpakan. Ngunit ang ngiti ko naging pilit na lamang na lumapit na sa amin si Mama, Papa at ang Old Master Duralte. May dalang inumin si Mama para sa aming dalawa ni Vladimir na ibinigay ng waiter na tinawag nito. Let's cheer for both of you! Tinanggap ko na lamang yun kasi nakatitig sa akin si Dad. Kasi yung inumin, biglang nagkaroon ako ng takot. Yung kahapon na ang nagpagawa din naman noon sana sa aking aksidente ay si Vladimir. Sa tingin ko, marami kaming kailangan pag-usapan ito. Alam ni Dad na hindi ako basta-basta umiinom, lalo na alak. Parang nais ko ipaalala kay Mama na hindi ako umiinom ng ganito. Cheers! Taas ng Old Master Duralte ng kanyang baso. Sinundan nila Papa at Mama, ngunit si Vladimir nakatitig lang din sa akin. Cheers! Si Vladimir na tinaas na niya rin ang kanyang baso. Wala na akong magagawa kung hindi taas din ang akin. Cheers! At kasabay noon, ininom ng mga magulang kong laman ng baso nila kasabay ng Old Master Duralte. Iinumin ko na rin sana yung akin nang biglang inagaw ni Vladimir sa kamay ko ang baso. Not today, Dad. Talia's POV. Kung ano man ang nasa inumin, wala akong idea kung ano yun. Ngunit sa tingin ko si Vladimir meron at nais ako nitong iiwas. Tinapik ng Old Master Duralte ang balikat ni Vladimir. Pinagmamasdan ko kayo kanina pa. Parang matagal na kayo magkakilala. Hanggang sa tinitigan ng Old Master Duralte ang kamay namin. Hindi ko inaasahan na nakahawak pala ako kay Vladimir. Napabitaw na lamang ako. Kaya lang bahagya na namang tumawa ang Old Master Duralte. Hindi ba mga biyanan? Agad naman tumango si Mama. Ngunit hindi maganda ang paningin na ipinupukol nito sa akin. Si Papa naman hindi niya maintindihan. Dahil nga niminsan hindi kami nagkatagpo ni Vladimir sa pagkakaalam nila.
Paanong bigla na lamang kami magkakilala? Dahil ata sa impluensya nila sa lipunan. Sa bagay, kilala si Vladimir bilang isang binatang napaka-workaholic at ang anak ni Walter, hindi talaga may tatanggi ang kagandahan niya. Kung tinanggihan siya ni Vladimir, maaari namang maging asawa ko siya. Ang old master Duralte, matanda na ngunit kung magbiro, akala naman niya papatol ako sa kanya. Tumawa ito ng sumunod na lamang si Mama na parang napipilitan. Bahagyan nakita kong kilos ng kamay ni Mama na napahima sa braso ng old master Duralte. Ngunit mabilisan lang naman, nagkataon lang ba yung nakita ko? Walang mali siya? No, wag na wag kang mag-isip ng hindi maganda sa nanay mo, Talia. Siyempre, loyal na loyal yung mami mo sa daddy mo. Wala namang mali siya talaga, lalo ng old master Duralte ang superior nila, hindi ba? Malapit ng karawan ko, Vladimir, at ikaw din, Iha. Alam niyo nang mas magandang regalo para sa akin ang mabigyan niyo ako ng resultang buntis ka na, Iha. Saka muli itong tumawa. Maaari bang tapusin na kagad ang bridal shower na ito? Pakiramdam ko kasi nababastos ako ng 10 oras. Bilang tugon, ngumiti na lamang ako dito. Wala akong salitang mapulot sa nais nitong mangyari kaagad. Yun din ang kunwaring hangad ni Mama at Papa noong sinabi nilang ipinagkasundo ako nila. Ang mabigyan kaagad sila ng apo. Yun pala, galing lang pala ito sa kagustuhan ng old master Duralte. Pabalik na kami sa mesa nakahanda sa amin nang sinabi ng MC na mayroong hinandang video clip si Vladimir. Yun ang narinig ko ngunit itong kasama ko abala nga sa kabilang linya. Narinig ko sa kanya parang tungkol sa negosyo ang pinag-uusapan nila sa kabilang linya. Anong video clip? Gumawa ba sila ng slideshow na para naman pakiligin at kumbinsihin ng mga naririto na meron kaming nakaraan ni Vladimir? Na ang totoo naman talaga hindi nila alam na nitong nakalipas na araw, nag-cross ang landas namin ng lalaking ito. Curious tuloy ako kung anong slideshow itong ipapakita sa amin. Naibaba na din ni Vladimir ang phone niya at ibinalik ito sa PA nito. Anong slideshow ang ipapakita ng mga tauhan mo? Kahit ako curious din, bakit hindi na lang natin tingnan ang creativity nila? Hanggang sa pinakita na nga sa napakalinis screen ang slideshow, na nagsimula ng napakadilim na hindi ko akalain na ganun na ang panimula. Sasandal na sana ako sa aking kinauupuan nang may marinig akong something weird na sound. Ungol? At parang halikan? Nagkaroon nga ng katahimikan sa paligid namin. Curious ang lahat at nakuha ang atensyon nila ng ungol na parang may idea na ako. Ngunit sa magkakapatid ako lang ba ang biglang mayroong green-minded sa tuwing nakakarinig nito? Hanggang sa biglang nagkaroon ng liwanag at hindi klarong boses na narinig ko na parang may tinanong yung lalaki. Ngunit nang unti-unting nagalaw ang parang nakatabon sa kamera. Napakaliwanag ng silid na hindi malang pinatay ng umag ang ilaw. Parang may himatay ako. O sana man lang magkaroon ng malakas na lindol para mabitak ang lupa at lamunin ako. Saka kung bangungot lang naman ito, sana magising na ako. Hindi na ako natutuwa sa lagay na yan, Vladimir, na hindi ko na malayang may katawagan na naman ito sa kabilang linya. At nang ituro ko dito malaking screen, nang lumingon siya, napatayo siya. Secretary Philip POV. Negative, Sir Philip. Napaulit-ulit kinokontak namin ang multimedia operator para hindi ipakita ang video clip. Kaya naman tinawagan ko ng personal phone number ni Master Vladimir, but his line is busy. Oh God, siguradong may tumatawag sa kanya na isa sa mga board director. Sila lang naman ang kaagaw ko sa linyang ito. Kaya wala sawa kong paulit-ulit na pinatawagan ng multimedia operator at ako kay Master Vladimir hanggang susumagot na ito. Master Vladimir, ang babaeng pinapahanap ko sa iyo ay narito sa venue ng mismong bridal shower na magiging asawa ko. Hope you get what I mean. No, Master Vladimir. Anong no? Hindi mo talaga ako nakuha? Ang babaeng pinapahanap ko sa iyo ay si Talia lang naman pala. What I mean, Master Vladimir. Si Talia nga siya, ngunit yung pinadala ko diyang video clip. Ang laman niyan, yung pinapagawa niyang pagsira sa pangalan ni Miss Talia, a scandal video, and I'm afraid ni scandal niyo yan pareho. Ngunit huli na ata nang marinig ko sa kabilang linya na tinawag siya ni Miss Talia. Oo, boses yun ni Miss Talia. Hindi ko lang inaasahan na matatawag niyang pagsigaw ang pangalan ni Master Vladimir. Secretary Philip, kayo, shut that off! Hanggang sa naputol nga ang linya. Anong ibig sabihin nito? Nahuli na ba ako? Kung nahuli na ako, talagang patay ako nito kay Master Vladimir. Shit! Vladimir's POV. Imbis na kaagad mawala sa screen ang pinapanood ng mga taong nasa paligid namin ni Talia, lalong pinalakas ang sound nito. Bullshit! Hala, ano to? Naikinapikit ko na lamang dahil ang katabi kong babae. Natataranta, ngunit wala namang magawa. Hanggang sa nawala nga sa screen ang pinapanood ng mga narito. Napaupo si Talia at ako nakatitig sa pinuno ng mga tauhan ko.
Collect their phone. Walang matitira at siguraduhin yung walang makakalabas na kopya na lintik na. Good boy! Hindi ko itinasahan. Ang magaling kong ama na napapalakpak sa tuwa. Sa lahat ng taong naririto, siya ang labis na natutuwa. Habang yung babaeng kasabwat sa scandal na ito ay hindi makapagsalita matapos nga isigaw nitong pangalan ko. Lumapit ako sa kanya at kinuha ang kamay nito. Hinila pa tayo. Wala na rin siyang nagawa kung hindi sumama sa akin. Hindi ko alam kung saan siya dadalhin. Ngunit parang kailangan namin mag-usap. Ang kalokohan na ito ay gagagawa ni Secretary Philip. Ngunit klaro sa akin ang plano niya. Hindi lang talaga namin nakakalain ang babaeng bigla na lang sumulpot sa paningin ko. At kinuha ang aking pansin ay ang babaeng ipinagkasundo rin ng pala sa akin. Secretary Philip POV. Tsak mawawala ako ng trabaho nito dahil nga sa hindi ko inasahan ang pangyayari. Ngunit hindi naman ako masisisi ni Master Vladimir sa nangyayari, hindi ba? Bago ako umalis ng probinsya, nalaman ko na ang paglisa na may-ari ng hotel na tinutuluyan ni Miss Talia ay kagagawa ng kapatid nito na si Dr. Simon. Siguro para rin mailigtas si Miss Talia na maaring kahihiyan na mangyari dito. Kung ako din naman ang kapatid ni Miss Talia, siguro gagawin ko rin yon, lalo na nakatayang ang pangalan ng pamilya nila. Sa loob ng sasakyan, tinawagan ko muli si Lemuel na personal nitong ayusin ang kaguluhan na nangyari nga sa bridal shower ni Miss Talia. Ni isang kopya ng scandal na yan kailangang mabura. Kung hindi patay tayo pareho kay Master Vladimir. Pareho, ginagawa na namin saka pinapahanap na rin sa mga tauhan yung inutusan mong grupo ang kalokohang ito. Delikadong buhay nila kapag hindi pa sila sumuko. Pasensya na, kahit ako hindi ko na makontak yung leader. Maghihintay ako Sir Philip sa pagbabalik niyo. Maraming hindi pa namin pinapauwi hanggang hindi nga namin nakukuha ang mga device na dala nila. Kaya hindi imposibleng madatnan niyo kami rito Sir Philip. Good, at dapat lang na walang makalabas tungkol sa scandal na ito. Talia's POV. Pagkatapos akong hilahin ni Vladimir, hindi naman ito alam kung saan ako dadalhin. Hanggang sa narito nga kami sa sala ng bahay namin, kaagad naman kami binigyan ng privacy ng mga naabutan naming tao rito. Hindi ba pinagawa mo yon? Kaagad kong tanong sa kanya na binitawan na nitong kamay ko. Nasa po naman niyang kanyang noo. Huwag ka magsisinungaling. Hindi ako magsisinungaling na meron nga akong balak na sirain sana ang kasunduang ito. Talagang kailangan mo pa talagang sirain ang pagkatao ko para lang sirain din ang kasunduang ito? Maaari mo namang sabihin sa Old Master Duralte na ayaw mo? Napakasama mo kung ginawa mo ito sa ibang babae na naunang inireto ng Old Master Duralte sa'yo. Bigla siyang napangisi sa sinabi ko. Ngunit hindi ako papatinag sa kanya. Siya itong may mali. May kakayanan siyang tumanggi kesa sa akin. Alam naman niyang nakataya ang pangalan ng pamilya ko dito. Kaya sumang-ayon na lamang ako sa kasunduan. Ngunit siya, sabihin mo sa Old Master Duralte na ayaw mo at wala nang problema kuya ano. Siguraduhin mo lang talaga na walang makakalabas na kopya ng scandal na yun. Kung hindi, nagtagumpay ka na sirain ako. Magagalit ako ng husto sa'yo. Kahit nga aksidente lang nangyari. Isa scandal na yun, nakita ko na ako yung may sanib at syempre naiintindihan kita kasi lalaki ka kahit paano. Talia, huwag mo akong gayahin sa ibang lalaki. I will never take advantage of those women na. O bakit may nangyari sa atin kung naresist mo rin naman yun, di ba? Sa tingin mo may ginawa ko sa'yo? Doon ako natigilan. Wala ba? Ang Old Master Duralte. Maraming babae nang inihayin yun sa akin, pero ni isa sa kanila wala akong ginawang kababuyan. Kahit may kakayanan naman ako, hindi ba? So ibig bang sabihin totoo yung chismis na kumakalat tungkol sa'yo na isa kang bakla? Bullshit! Mahina niyang mura at tumawa na sarkastiko. Tinitigan ako nito. Nais mo bang patunayan kung mali ang kumakalat na chismis na yan, Miss Montejo? Wala. Curious lang kung bakit hanggang ngayon wala ka pa rin jowa. Ikaw, tama na rin naman ang edad mo para magka-settle down. Anong kababalaghan bang nangyayari sa'yo? Sus, marami akong goal pa sa buhay ko. Isa na doon ang binitawan kong titulo ko sa aking pangalan. Hindi ko ibig na makasal ka agad. Walang mali sa maraming pangarap na nais itong gawin bago nga lumagay sa tahimik. Teka, hindi ka sa akin makakalusot? Iniiba mong usapan. Sabihin mo sa Old Master Duralte ang tungkol sa pagtanggi mo sa kasunduang ito. Hindi yung nilalagay mo pang pangalan ko at pangalan ng pamilya ko sa kahihiyan. Saka ko madadala ko nga sa pakiusap kung maaari bitawan na sana ng sindikatong hawak ng Old Master Duralte ang pamilya ko. Masama pinapagawa niyo sa kanila. Biglang kumunot ang noon ni Vladimir. Tipong wala siyang idea sa sinasabi ko. Sindikato? Human trafficking? Ah, yung ginagawa ng pamilya mo para manatili sa posisyon nila. Ako ang nagulat sa tinugon niya. Sa pagkakaalam ko, kumakapit ang pamilya mo sa amin dahil nga kailangan ito ng proteksyon. Proteksyon sa ginagawang legal ng pamilya mo. Hindi ko maintindihan, ngunit malinaw na tinatanggi ni Vladimir na walang hawak na sindikato ang pamilya niya
Ngunit ang Old Master Duralte, maraming utang ng pamilya mo sa pamilya namin. Wala ka bang idea kung ano silang klaseng mga tao? Ikaw ang walang idea kung anong klaseng taong Old Master Duralte. Miss Montejo, mag-iingat ka sa sinasabi mo. Sinasabi mo bang ang pamilya ko nagsasagawa ng kusang? Dahil nagigilty ng ilang miyembro ng pamilya mo na gawin ang kasamaan nila, kumapit sila sa aking ama. Protection laban sa mga sindikato na inutangan nila ng malaki. At may commitment pa silang kailangan gawin para sa mga taong yun. Hindi na nga sumaling Old Master Duralte sa paniningil ng baon na utang ng pamilya mo sa amin. Dahil ikaw ang nais nila maging kabayaran. Nakuha mo naman ang atensyon ng Old Master Duralte dahil nga isa kang karangalan na umuwi sa bansang ito. Sa tingin kasi ng Old Master Duralte, mas maganda na ikaw ang mapangasawa ko para sa panglabas na anyo. Sayang naman, hindi ba Miss Montejo? Dahil sa mga nangyari, matuloy pa kaya ang kasal ni Talia at Vladimir? Sakaling maikasal man sila, anong gagawin ni Rebecca para makuha si Vladimir? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.